Nako, merong di magandang balita. Hindi masyadong kagandahang balita. Dinilit ng YouTube ang isa nating video. Ang nakakatakot dito ay baka maulit na naman yung restriction na binigay nila sa akin noon na wala akong natatanggap na sweldo. Yun, walang papasok na earnings. Yun ang medyo mahirap-hirap tanggapin. Pero so far, hindi pa naman. Dinilit ang ating video sa YouTube dahil meron daw tayong isang nilabag sa community guidelines ng YouTube. Ano yun? So, eto na. Ang unang pumasok agad sa isip ko ay baka yung title. Kasi yung title ko ay parang mapanuya, kumbaga, sa pandinig ng ilan. Wala man kasabing nega or something like that. Hindi ko lang. Kasi ang title ko nun ay parang walang natatanggap na pera ang kapatid ko sa pension sa GS, sa pension sa senior dahil meron siyang GSIS pension. It's unfair. So, parang ganon. Hindi ko masyadong patandaan yung eksakto, pero ganon. Ganon ang punto. And, bakaka ko yun na parang masyado kong ma-influensya ng isip ng ibang mga tao, ng mga viewers, particularly towards, you know, pension plan o sa mga pera na ipinibigay ng para sa senior citizens. Ganun. So, pinasok ko yung kadita-detalyahan nito and hanggang sa makarating ako dito na ang sabi sa akin ay hindi pala gusto ng YouTube or against community standards ang paglalagay ng mga personal documents o pagpapakita ng mga personal documents, mga personal papers na magpapakita ng iyong mga personal na mga impormasyon kagaya ng pangalan, address, signature, number, ano pa, at kung ano-ano pa, which is right, tama lang. So, pinaprotektahan tayo. Particularly mga content creators na makaiwas tayo sa mga posibleng intrusion sa ating privacy o posibleng pagkuha ng mga information sa atin para hindi mapasok at napaka maging dahilan para mapasok nila yung mga bank accounts natin, mga ganun. Ayos, maganda. Pero sa akin lang, hindi ko alam kung sino yung mga nakapanood, ay half lang naman ng paper. Hindi naman yung buong papel ang pinakita ng matagal. Tapos yung isang portion pa, yung parang, ibang tawag dito? O ano bang number yun? Tinakpan ko pa. Tapos ay wala namang information na delikadong makita ng mga potential na scammers. Wala eh. So, siguro ang pinakaano lang doon yung address, baka magamit ang ating address sa masamang pamamaraan. Yun. Pero, ang dami ng nanonood. Parang approaching 6,000 na sa loob ng ilang oras. Sa YouTube kasi yung maka solid 10,000 ka sa bawat video, okay na yun. Particular sa akin, okay na yun sa akin. Kasi sa bigat ng competition sa YouTube ngayon, yung iba mga vloggers na malakas sa Facebook, walang nanonood sa YouTube. So, swerte tayo, hindi man tayo ganun kalakas, ay may solid tayong nanonood sa YouTube. May mga sumusubaybay sa atin na astig na hanggang ngayon. Sa loob ng mahabang panahon at may mga bago pa, patuloy tayong umaangat pagdating sa bilang ng subscribers. At maging sa Facebook, 300 na tayong mahigit doon. 300,000 mahigit na tayo dito. At patuloy na maraming nanonood sa atin. Hindi lamang sa mga vlogs natin, kundi sa ating mga short vlogs, sa ating mga reels, at marami pang iba. So, pag balik tayo dito sa YouTube, ay nag-appeal ako kasi pwede ka naman mag-appeal. So, meron pa doon optional na explanation na sabi ko, hindi ko pinakita lahat, ganyan lang, ito naman yung papers ko, ano,
actually, tinapan ko ba yung isang portion, mga ganun, baka sakaling may i-reconsider. Pero basically, dinelete na nila yung video. Hindi ko alam kung paano nila may babalik yun. Baka nakasave sa kanilang lalagyan. So yun, ingat po tayo sa pagpo-post at may mga sensitibong bagay na hindi gusto ng YouTube at ng Facebook. Ano ba? Yung mga bagay na ayaw ng YouTube. Eto po. Okay, so dahan-dahan tayo dyan. Basahin natin mabuti. I-try natin i-consider yung mga yan para bago natin mailabas ang ating vlogs o bago natin i-shoot ang ating vlogs, ay alam na natin yung mga bawal at mga hindi. Makaiwas na tayo sa ganitong mga sitwasyon. Sa Facebook, ito po ang mga bawal. Mas lenient sa dalawa, mas madaling pakisamahan ng YouTube. Kasi sa Facebook, konting sanggi lang sa isang music, kahit konti lang, mga sanggi lang, kung lumabas sa speaker na isang restaurant na hindi mo naman talaga kinakailangan gamitin, kundi hindi mo lang maiwasan dahil nandun na, hindi naman mamonetize yung vlog mo. Yung reels, okay lang yan. Kaunti yan lang dyan. Magkano ba kinikita sa reels? Magkano ba kinikita sa vlog, sa Facebook, sa YouTube? Isusunod natin yan. Okay, magkalala. So, yun. Mas mahigpit sila pagdating sa mga musika. Sa YouTube, nakakagamit ako minsan ng mga approved sa Facebook, pero hindi naman copyright free sa YouTube. Pero, wala pa rin. Yung walang restriction. So, ngayon lang uli, after a year or two, na nagkaroon tayo ng ganito. So sana naman ay hanggang dun lang at sana pakinggan tayo para may balik yung ano. Kung hindi, ay di gagawa na lang tayo ng another vlog na kapalit nun. And then gagawa tayo ng vlog na may papalawanag natin kung anong nangyari. At ito na nga yun, para alam ninyo kung anong sitwasyon. Sana nakatulong ang video na ito sa inyong lahat, sa mga content creators, mga particularly sa mga nagsisimula pa lang, o sa mga dati na rin nakagaya ko na hindi nire-review minsan yung mga community guidelines na binabago nila o nire-revise kalimitan. So, ugaliin nating basahin ito sa tweet-tweet na. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Roberto, sa inyong nagudugo sa imas at mabuhay ang lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Pathology pa more and more. And more. Thank you.